Ngayong araw po ang libing ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio sa Cagayan de Oro City. Hingi tayo ng update doon sa ulat on the spot ni Marisol Abdurrahman. Marisol? Kami actually naibigin naman itong si Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Although sa ngayon kasi tinatakpan pa lang ang butas ano, kung saan niya siya inilibing na. And then in a while, we understand, aayusin na lang ito para masimento na, sustansya na. Pero alam mo, Connie, kasabay nga ng pagbuhos ng suporta para sa pamilya dormitorio, ang pagbuhos ng luha sa service na isinagawa bago nga sa tuluyang na ilibing ngayon. Halos lahat na napaiyak habang sinasaliw ang mga laalas na napatay na kadete. Ang isang na taong gulang nga niyang pinsan, kanina, Connie, hindi na halos nakapagsalita sa kaiyak. Kaya alam mo, hindi na rin niya actually tinapos yung supposed di kanya sana speech para sa kanyang kuya. At bago tuloy ang isang kabaong ni Darwin, nagkaroon muna ng public viewing. Talagang tinilahan. Etong huling sandali na masilayan si Darwin Conia. No? Nagpapasalamat ang pamilya mula sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na simula day one hanggang ngayon ay talaga naman daw na nandiyan nakaasabay sa mga supportang kasanin sa kanila. Binanggit nga rin ng pamilya dormitorio yung pagburol at hanggang paglibing nga dito kay Darwin ay kanila na rin sinagot. Kay Secretary Anyo, kay Secretary Lorenzan at sa mga dating kasama ng kanyang ama na si Retired Colonel William Dormitorio na produkto rin ng PMA at sa lahat na nakiramay at nandito ngayon na sumama makipaglibing. Malaking bagay daw ito para makayanan nila ang lahat dahil hindi rin basta-basta ang kanilang pinagdaanan simula ng datna na nga nilang wala ng buhay si Darwin sa PMA sa Baguio. Narito rin si Ginang Jane Anyo, ang may bahay ni Secretary Anyo at lola ni Darwin. Hindi raw niya lubos na isip kung bakit ang apo pa raw niya. Sa huli, sinabi niya po na walang whitewash at walang red cow sa gagawin ng investigasyon. Ito raw ang tiniyak sa kanya ni Secretary Anyo doon nga dahil alam natin na personal din nakadalo doon sa PMA sa Baguio sa Secretary Anyo. Samantala, saludo naman ang pamilya dormitorio, particular na nga itong panganay, yung kuya ni Darwin si Dexter, sa ginawang pag-resign ni PMA Superintendent General Ronnie Evangelista at ng Commonwealth of Cadets na si General Bob Pacaro. Maganda rin ito para mas magbigyan ng mas maganda at partial na investigasyon ang nangyari ko. Alright, so hanggang sa mga oras na ito ay patuloy pa lamang din sila, Marisol, na mag-aantabay sa investigasyon at wala muna silang gagawing ano pa mang hakbang na susunod, ano? Oo, Connie, that's right. Dahil ipinapaubayan na muna nila ngayon sa mga otoridad ang ginagawin sa investigasyon. And so far, contento sila sa katunayan. Mabilis na raw. Kaya happy na rin sila na kahit paano ay hindi pa man tuluyan pero makakamit din daw nilang justisya kung ganitong marami raw ang natutulungan. At nakikita rin naman talaga, ika nga ng pamilya rin, magiging effort din ng armed forces para talaga ma-solve itong nangyaring tokon. Meron din bang pagkakataon kaya kung nabanggit man na nakausap din ng mga magulang nito si Darwin, yung iba pang magulang ano, ng mga sinasabing hazing victims din? Oo, Connie, kasi simula nung gumating dito ang labi ni Darwin hanggang ngayon sa kanyang huling sandali na tuluyan na siyang naihatid sa huling hantungan ay nandito nagbigay ng suporta ang mga parents ng mga graduate din sa PMA at ang mga parents ng kasalukuyan pang may mga anak doon, kabilang na nga ang mga parents ng mga mista or classmate ni Darwin doon sa PMA. Nagpahayag sila ng suporta pero at the same time, Connie, nagpahayag din sila ng kanilang pangamba kung ano daw ang magiging kahinatnan o future ng kanilang mga anak na hanggang ngayon ay nandoon pa rin sa loob ng academy po. Nandiyan din ba yung mga magulang na sinasabing 11 witnesses, Marisol? We don't know, Connie, kasi ang pagkakaalam natin, hindi pinangalanan kasi itong mga witnesses, Connie, pero ang alam natin, merong ilan doon sa mga magulang na dumalaw ay kasama ang kanilang mga anak sa mga witness kasi ang pagkakaalam natin, Connie, kabilang nga sa naging o nakabilang nga sa mga saksi ngayon doon sa isinasagawang investigasyon ay ang kanyang roommate. At makausap natin ang ilan sa mga magulang na mga yun, Connie. Alright, maraming salamat ha sa iyong update sa amin, Marisol Abdurrahman.